Basahin natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 5 verse 38 hanggang sa 42. Matthew chapter 5 verse 38 hanggang sa 42. Matthew chapter 5 verse 38 hanggang sa 42. Ang sabi po dito, narinig ninyo na sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. At kung ikaw ay sampalin ng sino man sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ng sino man at kunin ang iyong baro, ibigay mo rin sa kanya ang iyong balabal. Kung may sino man pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang humihingi sa iyo at huwag mong pagkaitan ang ibig humiram sa iyo. May the Lord bless the reading and hearing of His Word. Well, sa section po na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay isang pharisaical abuse na naman or twisting of the Word of God ang talagang in-expose ng ating Panginoon. Gayong ang mga Hudiyo at that time, kung paanong in-abuse nila ang Mosaic regulation on divorce, di ba yung divorce and remarriage, ay kinurap nila yung teaching ni Moses. Kinurap nila yung pagbigay ng panunumpa, yung vow and oath. Ngayon, kinurap din nila yung this time, hindi po nila tinwist ang pag-quote sa Old Testament. Talagang tapat naman yung pag-quote nila sa Old Testament, yung an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ang problema, mali yung kanilang interpretation. Mali ang kanilang interpretation. Kinote nila ng tama, tama talaga yung pag-quote, mali po yung kanilang pangunawa. An eye for an eye and tooth for a tooth. At ginawa nilang personal vendetta. Ano yung personal vendetta? Yung maghiganti sila. Kung merong nanakit sa kanila, maghiganti sila. Personal vendetta. Yung kanilang interpretation ng sinabi ni Moses na an eye for an eye or a tooth for a tooth. Samantala, ang interpretation talaga nito ay hindi po ito personal vendetta. Regulation yun sa mga civil authorities, yung mga buwis, yung mga judge. Na sila yung mag-decide, sila yung magpapataw ng kaparusahan. At kung paano sila magpaparusa, nakabatay din sa regulation yung an eye for an eye and a tooth for a tooth. Itong mga Pharisees at mga Sadducees at mga scribes, ginawa nilang batayan ito for personal vendetta. So, ibig sabihin, sila na mismo, ilalagay nila ang justisya sa kanilang kamay. Regulation po ito ng Panginoon sa lipunan ng Old Covenant Community ng Israel. At yung principle na ito, yung an eye for an eye and a tooth for a tooth, naging batayan ito sa Latin phrase ng tawag ko ay lex talionis or the law of retaliation. Yung talionis, dyan po galing yung salitang English na retaliation. The English word to retaliate originated from the same Roman root word for talionis. And unfortunately, ang modern usage ng salitang retaliate ay naging narrow. At ang ibig sabihin ay personal na vendetta or personal na paghihiganti sa mga taong gumagawa sa atin ng kasamaan. Kaya kung may nag-iinsulto sa atin, mag-iinsulto din tayo. Kung may mangbubog sa atin, bubugbugin din natin. So nagiging license ito ng mga scribes and Pharisees at mga Hudiyo na ilagay ang justisya sa kanilang kamay, samantalang hindi po ganoon ang konteksto nung ibinigay ni Moses ang an eye for an eye and a tooth for a tooth doon po sa lumang tipan. So again, tulad na sinabi ko, in this case, hindi nila na-misquote ang Old Testament word for word.
kinote nila ang problema nandun po sa kanilang interpretation. At makikita natin ngayon na itong batas na ito ay illegitimately na in-apply ng mga Hudiyo as a personal vendetta, and they were not applying the principle of equality to all. They perverted the original intent of this law in virtually every possible way. Ang example niyan, mga kapatid, mga kaibigan, di ba sinasabi ni Jesus na hindi po ang pumapasok sa bibig ang nagpapadumi sa tao, kundi yung lumalabas sa bibig. Di ba meron tayo, meron sinasabi si Jesus? Ang mga lasenggo ay iba yung interpretation nila. Tama naman yung pag-hold nila na hindi yung pumapasok sa bibig ang nagpapadumi, kundi yung lumalabas sa bibig. Kaya, di bali na kung uminom ka ng iminom, huwag ka lang sumuka. Dahil yung lumalabas sa bibig, dyan na po nagkasala. I tell you, Luzon, Visayas, Mindanao po ang ganong interpretation ng mga lasenggo. I heard it from people of Luzon, Visayas, at Mindanao. Yun talaga yung kanilang interpretation. Samantalang, ang ibig sabihin noon ay yung lumalabas sa bibig, yung pagmumura, yun yung nagagaling talaga sa puso na masama. Yun yung lumalabas sa bibig. Kaya yung mga lasenggo sa amin nagsasabing, okay lang naman ang minong pastor, basta huwag mo lang isuka kasi dyan ka na magkakasala. Hindi po yan ang interpretation. Nako ang Biblia, pero mali yung interpretasyon. O hindi palang ganoon, kaya't mag-ingat po tayo. Sa pag-examine po natin sa section na ito ng salita ng Panginoon, I want to remind everyone na in this passage, hindi po ni-revise ng Panginoon ang batas ni Moses na kinontra ni Jesus ang nakasulat sa Old Testament, kundi ni-rebuke ng Panginoon ang corruption ng mga scribes and Pharisees sa turo ni Moses. Jesus Christ was not introducing something new which is more spiritual and merciful than was required under the Old Covenant administration. Hindi po. Once again, ang ginawa po ng ating Panginoon, kinukorek po niya ang gross and false misinterpretation or false interpretation and abuse of the original intent of God's holy law. False misinterpretation, redundant na po yun. Double negative, so positive po yun. Nagpapatuloy ang Panginoon sa kanyang pag-expose sa maling katuruan at pag-correct at pagbigay ng tamang interpretasyon sa Old Testament passages na tinwist ng mga scribes and Pharisees. So sa topic po na ito on retaliation, the law of God or Christ's teaching on personal retaliation, meron pong tatlong bahagi, pero ang isang bahagi lang po ang ating mapag-aralan ngayong hapong ito, obviously and definitely because of time constraint. But I am giving you the outline, the three main headings, and the other two, Lord willing, ay sa darating na linggo, Lord willing, sa susunod na linggo, and then yung pinakaulay ngayon. Una, the Old Testament teaching on retaliation. Ano ba talaga ang itinuro ng Old Testament patungkol sa retaliation? Ibig sabihin ng retaliation is, merong nakapanakit sa'yo, merong nakagawa sa'yo ng masama, papaano ka tumugon? Paano ka tumugon? Sasampahan mo ng kaso? Ano? Paano ka tumugon? Yun po ang pag-aralan natin, ang Old Testament teaching on retaliation. Pangalawa, the scribes and Pharisees abuses. Yung mga pag-aabuso ng mga eskriba at pariseo sa teaching ng Old Testament. At pangatlo, the Savior's remedy or solution to the false teaching. At ang remedy at solution ng Panginoon is magpasensya ka. Diba ang sabi, kung merong sumampal sa kanang pisngi, ay ibigay mo rin ang kaliwang pisngi. Ang ibig sabihin na magpasensya ka. Kung merong nag-iinsulto sa'yo, magpasensya ka, manahimik ka. Kung merong magsampa sa'yo ng kaso, hayaan mo na lang. Yun ang solusyon ng ating Panginoon na siyang tatalagayan natin sa mga susunod na linggo. I hope na pag-ukulay-ulayan natin ang lahat
natin ngayon to remember the Sermon on the Mount was given by Jesus Christ upang i-equip ang mga mamamayan ng kanyang kaharian kung paano mamuhay sa kanyang kaharian. How the citizens of the kingdom of God live as citizens of the kingdom indeed. Sabi dito, kung may sino mang pumilit sa iyo na lumakad ka ng 1 milya, lumakad ka ng 2 milya, nakasama niya. Ang ibig sabihin, habaan ng mga anak ng Diyos ang kanilang pasensya. Yun lang ibig sabihin yan. Pag-aralan natin yan sa mga susunod na linggo. Pero sa hapong ito, ay pag-aralan po natin ang teaching ng Old Testament on retaliation. Once again, let us seek the Lord's help in prayer. Father, we understand the difficulty of this passage. But we will be dealing with the Old Testament this afternoon. We pray that the Lord Jesus Christ will be seen clearly in these passages of the Scriptures that we are about to unfold and uncover. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. The teaching of the Old Testament on retaliation. Paano tayo tumugon? Or paano dapat tumugon ang mga mamamayan ng lumang tipan sa mga nakagawa sa kanila ng masama, whether sinasadya or hindi sinasadya. The position of the scribes and Pharisees is set forth here. They quoted verbatim from the Old Testament scriptures. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi mali yung kanilang pag-quote. Ang mali po ay ang kanilang pag-unawa sa Old Testament teaching. Well, saan pa mababasa sa Old Testament yung mata sa mata, ngipin sa ngipin? Exodus chapter 21 verse 24. Exodus chapter 21 verse 24. Exodus 21:24, ang sabi po dito, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. So, kunin natin yung konteksto sa verse 22. Kung mag-aaway ang dalawang lalaki at makasakit ng isang babaeng nagdadalang tao, so, dito sa'yo, may dalawang lalaking nagsusuntukan at merong napadaan na buntis, na ano pa makunan at gayon may walang pinsalang sumunod, pagbabayarin ang nakasakit ayon sa iaatang sa kanya ng asawa ng babae at siya'y magbabayad ng ayon sa ipasya ng mga hukom. Judges ito. Subalit kung may anumang pinsalang sumunod, magbibigay ka nga ng buhay para sa buhay. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. So, ano bang ibig sabihin ito ng lex talionis or yung eye for an eye and a tooth for a tooth? Well, it comes in a series of, in the midst of a series of judgments dealing with personal injuries caused by unlawful violence and callousness. Sa konteksto, meron tang dalawang lalaking nagsusuntukan at merong buntis na napadaan at nadamay sa pagsusuntukan kung anong nangyayari. At nakunan siya, premature na birth, pero hindi naman namatay. Nakunan lang, hindi man naman namatay. Well, paparusahan yung nakapanakit according sa ipapasya ng asawang lalaki, referring to the bayan. Pero, mananagot pa rin siya ang hukom or yung civil authority ay magpapataw pa rin ng kaparusahan life for life. So kung namatay yung buntis, yung nakapatay ay kailangan patayin din. Itinuturo, di ba malinaw na sinasabi sa Biblia na death penalty is taught in the Bible. Pero murder lang po. Wala na pong iba. Murder lang po ang batayan ng death penalty. Kung naputulan ang kamay, ay yung kaparusahan din ay putulan ang kamay. Yung mga civil authorities po magpapataw nito, hindi ang sinuman. Hindi po yung asawa ng lalaki mismo. Ang ipapataw lang ng asawa ng lalaki, yung damage, yung financial expenses, yung i-determine. Pero yung pagbigay talaga ng kaparusahan, yung mga judges po, yung mga hukom ang magpapataw. Hand for hand.
wound for wound, stripe for stripe. Okay, dito po natin makikita. Pangalawa, Leviticus chapter 24, verse 19 and 20. Leviticus chapter 24, verse 19 and 20. Mababasa pa rin natin yung eye for eye and tooth for tooth. Leviticus chapter 24, verse 19 and 20. Ang lupain ay, tama ba? No. 19 and 20. Kapag pininsala ng sino man ang kanyang kapwa, gaya ng kanyang ginawa ay gayon din ang gagawin sa kanya. Bali sa bali, mata sa mata, ngipin sa ngipin, ayon sa kanyang pagkapinsala sa tao, siya ay pipinsalain. But again, sino po ang magpapataw ng kaparusahan na ito? Hindi po yung biktima ang magpapataw ng kaparusahan ito, kundi ang civil authority. Ang judge po ang magpapataw ng kaparusahan. Okay, malinaw po dito. Next, Deuteronomy chapter 19 verses 18 hanggang sa 21. Deuteronomy chapter 19 verses 18 hanggang sa 21. Sabi dito, ito naman yung sa sisiya sa ating mabuti ng mga hukom. Verse 18, kapag ang saksi ay saksing sinungaling at sumaksi sa kasinungalingan laban sa kanyang kapatid, false witness, gagawin mo sa kanya ang gaya ng kanyang iniisip. Gagawin sa kanyang kapatid. Gagawin mo sa kanya ang gaya ng kanyang iniisip, gawin sa kanyang kapatid. Na gayon iyong aalisin ang kasamaan sa gitna mo. At maririnig ng iba at matatakot. Hindi na sila gagawa pa ng gayong kasamaan sa gitna mo. Huwag kang magpakita ng pagkahabag. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Dito sa Deuteronomy chapter 19 verses 18 and 21, itong passage na ito ay concerned sa proper punishment para sa isang false witness. Yung saksi na sinungaling. A false witness was to be charged on the basis of his false accusation before the judges. Kung mapatunayan false witness siya. And the judges shall make careful inquiry. And indeed, if the witness is a false witness, ayon pa sa teksto natin binasa, who has testified falsely against his brother, then you are to do him as he thought to have done to his brother. For example, sinabi niya na sa korte na, binugbog ako nitong taong ito, pero hindi naman pala totoo. Binugbog ako niya, pero hindi naman pala totoo. Kung mapatunayan, gumagawa-gawa lang siya ng kwento, abay, totohanin, totoong bubugbogin siya ayon sa kaniyang sinalita. Yun yung false witness. So you shall put away the evil from among you. Yung sinungaling na saksi, yung gumagawa ng kwento, tinatawag yan sa Biblia ng evil. And those who remain shall hear and fear, upang yung iba ay matakot at hindi gagawa-gawa ng kwento. And hereafter they shall not again commit such evil among you. Your eye shall not pity. Life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Yung mga false witness pala, siya yung pumatay. Tapos mapatunayan, nagsinungaling ka, ikaw yung papatayin. Kasi diniin mo yung buhay ng isang tao. So ganun po yung katuluan ng lumang tipan concerning lex talionis. Eye for eye and tooth for the law of retaliation. Again, tulad ng sinabi ko kanina, hindi po individual vigilante ang gagawa nito. Walang sino mang individual na ilalagay nila ang batas sa kanilang kamay. Ang magpapataw po ng ganoong kaparusahan ay ang mga hukom na itinalaga sa bayan ng Israel. So regarding the Old Testament use of lex talionis, meron tayong ilang mga bagay na matutunan. So yun yung tatlong passage na background ng lex talionis ayon sa Biblia. Una,
The Lex Talionis was given specifically for civil law courts and was never intended as a rule for personal retaliation. Sa aklat ng Exodus, yung mga hukom, in consultation with the victim, di ba merong asawa ko, asawa kong buntis, nasaktan. Itong mga hukom, makikipag-usap sa akin, magkano ang gusto mong maging kabayaran na ibabayad sa ibabayad ng nakapanakit ng misis mo sa'yo. Kasi may mga na-hospital ko sa'yo, nagpapagabot. Magkano ang damage na gusto mo? So kung ano yung sasabihin ng asawa ng lalaki, yun ang sasabihin ng hukom na kailangan magbayaran ng tao na kapalakit, pero hindi lang po yun yung kaparusahan. Kasi meron pang isang utos na kung nabalian yung buntis ng kamay, yung nakapalakit ay patalian din ng kamay. Kung namatay yung buntis, ay kailangan patayin din yung nakapalakit. So, the point of these laws was to eliminate personal revenge. Walang karapatan yung biktima na mag-revenge or maghiganti. Kasi dapat ang hustisya ay ibigay sa mga civil rulers. Nakuha po natin? Para maiwasan po yung personal revenge. Kasi kung personal revenge po ang maghahari sa isang lipunan, abay, chaotic yan. Magulo po ang lipunan. Baka out of proportion ang kanilang ipapataw na kaparusahan. Ang mga judges po ang magre-regulate ayon po sa sinasabi ng salita ng Panginoon. So, biblical justice could be administered publicly and fairly. Pangalawa, yung sa Deuteronomy chapter 19, verses 17 to 18, ay yun po yung sa mga sinungaling na, no, na saksi, no? Ay dapat po, sabi po dito, the priests and the judges who are in office in those days, and that is the central tribunal located at the sanctuary of the Lord, the judges would carefully investigate the evidence and pass judgment on the basis of their findings. This leaves no room for vigilantes. Mga vigilante na inilagay nila yung justisya sa kanilang kamay, or acts of personal revenge or the taking of the law into their own hands. Kaya nakita natin yung common idea ng Lex Talionis, hindi po yun backward, barbarian, and primitive. Hindi po yun totoo. Ang Lex Talionis na itinuturo ng Biblia ay upang maiwasan po yung personal revenge, yung personal vendetta. Talagang fair justice po yun para sa lahat. Pangalawang observation natin, the point of Lex Talionis was justice or equitable restitution. Ibig sabihin, whether mayaman ka or mahirap, kung ikaw ay nagkasala, kailangan mong harapin ang kaparusahan na naaayon sa kasalanan mo. Kung ang kasalanan ay murder, dahil nilikha ang tao sa imahe ng Panginoon, sa wangis ng Panginoon, ay dapat ding murder ang kaparusahan. Sinasabi po yan sa Romans chapter 13. Kaya huwag tayong magpadala sa sentimiento na wala daw tayong karapatang pumipil ng buhay. Hindi po, ang mga civil authorities, binigyan mo ng Panginoon ng karapatan na pumipil ng buhay, pero murder lang po ang offense. Yung drug pushing and drug using, it's not punishable by death. Malinaw po ang Biblia. Huwag po nating i-magnify ang death penalty, because death penalty is only applicable for the sin of murder. Mayroong limit po ito. Hindi po harsh ang pag-enforce ng Lex Talionis sa Old Testament. Hindi po harsh. Tama lang, pasyal ka, kumbaga swak lang yung kaparusahan. Anong mangyayari sa iyo kung
Ano kaya mangyayari sa isang lipunan kung ang nakapatay ng tao, brutal na murder, tapos ang kanyang pagkakulong ay 2 years lang? Pagkatapos ng 2 years ay pakakawala na siya. Ano-ano? Okay ba yun? Okay yun na justice? Nakapatay, kinulong, after 2 years, pinagkawalan siya kasi yun lang ang sentence. Hindi po match. Alam natin na hindi talaga match. Marami na nag-react noong pinagkawalan si, sino ba yung anak ni Webb? Hubert Webb? Yung sa Visconde Massacre? Diba alam natin, deep in our hearts we know. Pero, meron din tao na nahulihan lang ng marijuana or nahulihan lang ng alak. Tapos, death penalty na. Ano po ang tawag doon? Ay napaka, sobra naman yun, napaka harsh naman yun. Kaya kung tutusin, yung turo ng Biblia sa Old Testament na an eye for an eye or a tooth for a tooth, talagang proper justice po yun kung tutusin. Hindi po yun backward and barbaric. Now, marami pong mga misguided Christians. Alam niyo, binasa, kung babasahin po niyo yung buong Old Testament, meron bang kulungan sa Old Testament? Meron kulungan sa Old Testament? Have you noticed? May kulungan ba doon? Nagkasala tapos ikukulong? Wala. Walang kulungan. Yung kulungan, hindi yan biblical origin. Yung may kulungan sa lipunan, hindi po yan biblical origin. Kasi kung i-apply po natin yung biblical na talaga, matatakot ka talaga gumawa ng kasalanan. Mare-regulate talaga ang crime sa lipunan kasi, biruin mo, an eye for an eye and a tooth for a tooth. Wala na maraming usapin pa. Wala na. Kung nabalian ang kamay, kung talagang nagsuntukan at nabalian ang kamay ng isang tao, the judges will declare according to the law. Nababalian din siya ng kamay. Well, basahin po natin yung Old Testament. Wala pong kulungan doon. Wala pong naka-record na mayroong nakukulong doon. Ganun po kasimple. Ang justisya na nagpapatakbo sa lipunan ng Old Covenant. Now, many misguided professing Christians took part in the transition to prison system because they believe that in the New Covenant era, justice should be tempered with mercy. The New Covenant era. Ano ang resulta? Ano ang resulta? Ang mga kulungan ay na-overpopulated at yung krimen ay lumalagana pa rin. Na-overpopulated yung munting lupa, pero ang krimen, nasumpupa. Now, I'm not calling for the constitutional amendment sa batas ng Pilipinas, but I am telling you the simplicity of biblical justice applied even to civil authorities. Oh, that if there is a nation in the world na talagang matapat na mag-i-implement ng simple implementation of justice ayon sa Biblia, talagang wala pong ano. Wala pong laganap na krimen. Alamin niyo kung ano ang lagatap na kasalanan sa Old Testament? Hindi po yung krimen sa lipunan. Wala kayong masyadong mababasa doon. Ang pinakalaganap na kasalanan is sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan. Kasi ganun kasimple yung batas. Ganun kasimple yung batas. Talagang matatakot yung mga tao na gumawa ng ito namang mga liberal Christians, misguided Christians, they participated in the prison system ng dahil yung Old Testament daw ay walang mercy, mga harsh, barbaric. No, it's not barbaric. Napakasimple nga po mga kapatid eh. Napakasimple. The result has been the abandonment of victims' rights and a great increase in crime. The shift toward rehabilitative theory. May mga rehabilitation theory eh. And away from simple justice by the humanistic paternalistic state has caused great injury to victims and their families. Anong nangyari kay Visconde? Wala talaga. Umabot na lang. Wala pa rin. And has resulted in vast multitude of new victims.
Ako kung biblical ano, kung biblical simplicity lang i-apply sa isang lipunan, talagang hindi o hindi talaga mangyayari yung mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Again, I'm not calling for a constitutional amendment. I'm just exposing unto you how simple the justice system worked in the Old Covenant. Nakinurap po ng mga scribes and Pharisees pagdating po sa gospel era. Now, consequently, we should know anong sinasabi sa Proverbs chapter 12, verse 10. Merong kriminal. 100 katao ang kanyang pinatay. Habang nagpi-prayer meeting, saan po yung nangyayari? Sa US, habang nagpi-prayer meeting, may isang tao, nakapikit ang mata ng mga members. Binaril isa-isa, 100 people ang namatay. Tapos, papatawan siya ng death penalty, may nagra-rally-rally, dahil wala na tayong karapatan na mag-judge. What do you think? Yun ang nangyayari sa mga liberal na ano. Pagdating sa ganyan, Proverbs chapter 12, verse 10. Ano sinasabi ng Biblia? Buhay ng kanyang hayop, pinapahalagahan ng matuwid, ngunit ang kaawaan ng masama ay malubit. Okay? Sinasabi ni Solomon, the tender mercies of the wicked are cruel. And professing Christians who think that mercy somehow trumps justice in the New Covenant era should know that kahit si Apostle Pablo, Acts chapter 25 verse 11, pabor po sa death penalty. Acts chapter 25 verse 11, approve po si Pablo ng death penalty. Acts chapter 25 verse 11, applying to himself, ano ang sinabi ni Pablo? Acts chapter 25 verse 11, kung ako ay isang salarin, ibig sabihin mamamatay tao, at nakagawa ng anumang bagay na karapat dapat sa kamatayan, hindi ako tatakas sa kamatayan. Ngunit kung walang katotohanan ang mga bagay na ipinagsasaklan nila laban sa akin, walang sino mang makapagbibigay sa akin sa kanila, dudulog ako kay Caesar. So, kahit si Pablo, sumangayon siya sa death penalty. Okay nga sa kanya kung talagang nagkasala daw siya ng isang kasalanan worthy of death. Bakit siya tatakas sa kamatayan? Hindi sinabi ni Pablo na, uy, bawal ang death penalty. Sumangayon si Pablo sa death penalty. Galatians chapter 6, verse 7. Again, inireinforce ni Pablo ang death penalty. Implicitly. Galatians chapter 6, verse 7. Huwag kayong padaya ang Diyos ay hindi maaaring lukuhin. Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aalihin. Okay? Whatever a man sows, that he will also reap. God required strict justice in that he did not overlook sin, but had his only begotten son pay the full penalty for it on the cross. Hindi po sumalungal si Jesus sa lex talionis, or yung eye for eye, or tooth for tooth. Pero ang sinalungat ni Jesus ay yung mga pag-pervert or pag-corrupt ng mga scribes and Pharisees sa lex talionis. Yung eye for eye and tooth for tooth. Na yung mga taong nag-object sa lex talionis, ayon sa definition ng Biblia, ito po yung tanong natin sa inyo or sa kanila. Ano ba ang mali sa pagpataw ng kaparusahan na nagkukorespond lang sa original na kasalanan? Anong mali doon? Na ipinataw natin yung kaparusahan na patas lang sa kasalanan na gawa. Kung nabalian ang kamay, talagang binalian niya ng kamay ng sadya, siya babalian mo ng kamay. Ano bang mali doon? Ganon kasimple po.
This biblical teaching on punishment not obviously meets all the demands of justice, but it is also perfectly logical. Perfectly logical. If the punishment is made to fit the crime, no more, no less, sino ang magko-complain? Wala. Moreover, if the punishment does not fit the crime, which is common today, ang punishment ay hindi po fit sa crime. Meron na lang mga tao na nagdusa na ng matagal sa kulungan, wala pa rin justice, pero inusinti pala. I mean, the punishment does not fit the crime. Then on what basis has it been relaxed or made more stringent? Now, it has been relaxed on the basis of purely human ideas of justice and rehabilitation. Then we do not have, ang nangyayari, ni-revise po natin ang banal na kasulatan. Now remember, ang batas po ng ating lipunan ay hindi po yan nakabatay sa Biblia. Hindi po yan nakabatay sa Biblia, kaya mananatili po itong sana ganito ang standard ng ating society. Pero kailangan natin daanan ito dahil turo po ito ng Panginoon on civil matters na nasa Biblia. Kung kinutulan ng isang tao ang daliri, puputulan din yan ang kanyang daliri. Sometimes pa nga, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga pagan kings noong kapanahunan, mas meron pang sense kaysa sa mga professing Christians ngayon na nahulog sa liberalism. Judges chapter 1 verse 7. Sometimes may sense pa yung mga pagan kings eh. So yung mga liberal Christians na misguided. Judges chapter 1 verse 7. Sabi po dito, sinabi ni Adonai Bezek, 70 hari na pinutulan ng mga hinlalaki sa kamay at paa ang namumulot ng kanilang pagkain sa ilalim ng aking hapag. Kung paano ang aking ginawa, ay gayon ako pinaghigantihan ng Diyos. Dinala nila siya sa Jerusalem at siya'y namatay roon. Si Adonai Bezek, isang pagalong hari na nakabuso, ay sabi niya, kung ano ang aking ginawa, ganun din ako pinaghigantihan ng Diyos. Sometimes, meron pang sense kung isang pagalong hari kung magsalita. Again, para sa mga nanonood sa atin sa YouTube, ha? Baka mayroong mag-rally-rally dyan sa labas ng church at sinasabing gustong ipabago ng Salitran Covenant Bible Church ang batas ng Pilipinas. Hindi po, hindi po. Wala po tayong karapatan dyan. Wala po tayong karapatan. Ang sinasabi lang natin, pinapaliwanag natin kung ano yung simpleng implementation of justice ang itinuturo ng Biblia. Equal for all. Yung kaparusahan ay akma lang sa krimen na nagawa. Akma lang. So wala pong makakapagreklamo. Wala pong injustice. Wala pong, hindi po ang biktima po ay hindi po umahangal. Dahil kung ano yung kasalanan, yun din yung kaparusahan. Hindi po natin pinapabago ang konstitusyon ng Pilipinas. Pinapakita natin ang sinasabi ng Biblia. Pero wala na tayong magagawa dahil namumuhay tayo sa isang bansa o mga bansa sa mundo na hindi naman talaga sinusunod ang Biblia, because this is not a theocratic country. Well, ang Lex Talionis din, maaaring sabi ko na rin kanina, nagtuturo po ito ng equality before the law. Ang judge po ang mag-i-implement dito. Ang sabi dito, the judges are not permitted to give a more severe penalty for a poor man or non-Jewish sojourner than to a rich man who is notable in his community. Kasi itong Lex Talionis ng Old Testament, applicable ito kahit sa mga strangers. Meaning to say, corresponding lang yung krimen sa kaparusahan. Yung kaparusahan sa krimen, equal yun for all. Wala pong big fishes sa Old Testament. Kung ikaw ay big fish, ano lang,
na ikukulong ka, pero meron pong aircon yung kulungan mo, meron pong putson. Di ba yun ang nangyayari sa Pilipinas? May mga kubol. Kung ikaw ay big fish, pero kung ikaw ay small fish, doon, magsisiksiksikan ka doon sa punding lupa or sa local prison. Wala nga kulungan sa Old Testament eh. Ang hukom kaagad ang mag-implement ng justice, as simple as that. Wala kulungan. Again, hindi po personal vendetta, hindi po wala kong karapatan ang sino mang tao na ilagay ang justice sa kanilang kamay dahil meron po silang mga hukom na magdidetermine ng kaparusahan ayon sa krimen na nagawa. At naniniwala ako, mga kapatid, mga kaibigan, when it is biblically applied sa isang lipunan, talagang mapasusupil nito ang lahat ng anumang uri ng krimen. Again, ang civil authority ay binigyan po ng karapatan ng Diyos na mag-implement ng kaparusahan. Romans chapter 13 verse 4. Romans chapter 13 verse 3 pala. Romans chapter 13 verse 3. May sabi dito, sapagkat ang mga pinuno ay hindi ilabot sa mabuting gawa, kundi sa masama. At ibig mo bang huwag magkaroon ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan mula sa kanya. Sapagkat siya ay lingkod ng Diyos para sa kabutihan mo. Ngunit kung masama ang ginagawa mo, matakot ka, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak. Siya ay lingkod ng Diyos upang ilapat ang puot sa gumagawa ng masama. Again, the civil rulers are given the right by God to implement justice. To implement justice. Now, itong mga lipunan natin ngayon na nire-revise nila on the basis of human sentimentalism or pop psychology or kung ano-ano pa kanilang isinusulong, kahit isang mass murderer, kinukulong lang, tapos pagdating ng panahon ay napapaikot yung justice, biglang nakalabas sa kulungan, groaning po ang mga victim. Pero ang biblical implementation of civil law, napakasimple, na maaaring hindi talaga magyayari sa ating katatahunan ngayon dahil hindi po lahat ng mga bansa ay nakabatay sa ganitong doktrina ayon sa Biblia. But the point is, as Christians, we should be law-abiding citizens. And as Christians, we should not use this text to be the basis of personal revenge. Because vengeance is mine, says the Lord. Wala po tayong karapatan maghiganti. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon at sa pagtakbo ng justisya ng ating lipunan kung paano mapapatawad ng justice ang nangyayari sa ating bansa sa mga taong gumagawa ng pang-abuso at krimen. Now, maaaring wala pong ganitong batas sa ating bansa. Maaaring wala pong ganitong batas. Yung eye for an eye or tooth for a tooth ng civil authority ang mag-i-implement. Pero ang tanong dito, wala bang kapangyarihan ng Diyos na magagawa pa rin ang sinasabi ng Biblia kahit wala bang kapangyarihan ng Diyos na i-implement pa rin ito sa kanyang secret council? Kahit ang provision ng ating batas ay kulang, meron pong kapangyarihan ng Diyos. Meron pong kapangyarihan ng Diyos. Nakikita natin yan. May mga kwento tayong narinig na isang taong abusado, talagang ubod ng kasamaan, pero yung sa pagtanda niya, yung kamatayan niya, talagang nagdusa ng matagal, lumaki yung tihan. Yung gano'n, I mean, ang Panginoon po ay meron pong kapangyarihan na mag-implement ng justice kahit nagkulang po ang ating batas. At hindi po ito mangyayari. But God in His secret counsel has the power to implement justice according to the deeds na ginagawa ng isang tao.
Kaya magtiwala tayo sa secret counsel ng Panginoon na kahit faulty, or hindi faulty, kundi kulang ang batas ng Pilipinas when it comes to justice. The God who said that He will not let the guilty go unpunished as yung pagtiwalaan po natin. Kaya yung remedy ng Panginoon, dahil namumuhay tayo sa isang bansa na prison system na kasi ang sa ating bansa eh. At na-abuse yung prison at wala talagang justice na nangyayari minsan, ay hindi lang minsan, hindi madalas. Magtiwala tayo sa kapangyarihan ng Diyos, sa hustisya ng Diyos na nagsasabing, He will not let the guilty go unpunished. Vengeance is mine, says the Lord. At dahil sa makasalanang mundong ito, maaari ang hustisya na ating inaasam-asam ay hindi mangyayari sa ating lifetime. Maaari ang hustisya na ating pinakahangad-hangad. Si Ate Flory, hanggang ngayon, totoo, yung kamatayan ng kanyang husband ay hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng justisya. Maaring meron pang katulad ni Ate Flory dito na hindi talaga nagkaroon ng justisya at maaring hindi magkakaroon ng justisya. But you know what? May paraan ng Panginoon in His secret counsel kung papaano magkaroon ng justisya finally. May iba't ibang paraan ng Panginoon sa kanyang kapangyarihan. Kaya ang response ng mga Christians, kung meron nang aabuso sa atin at nananakit sa atin, ang response ay magpasensya at magtiwala sa Panginoon at manalangin sa Panginoon. Sana po ay nakuha natin ang practical na lesson. Ganon din naman ang ginawa ni Jesus eh. Noong si Jesus ay nilayit, dinurahan, binugbog si Jesus, doon, nung siya ay pinako doon sa cross ng Kalbaryo, kahit yung kriminal, dalawang kriminal, ay pinagtawanan si Jesus. Pero ang sinasabi ng Biblia, nananatiling tahimik si Jesus. Ni hindi nga siya tumawag ng mga anghel. Sabi ni Jesus, I could have called. Pwedeng tawagin ko yung mga anghel upang ipagtanggol ako. Nung si Peter ay bumunot ng tabak upang pinutol niya yung tenga dahil hiluli na si Jesus, alam mo sabi ni Jesus kay Peter, Peter, ibalik mo yan sa lagayan. Ang gumagamit ng tabak ay mamamatay sa tabak. Wala ba akong kapangyarihan na tumawag ng mga anghel upang ipagtanggol ako? Pero ngayon, hindi mangyayari ang matagal nang itinalaga. So, kahit si Jesus, hinayaan niya yung injustice at yung mga paratang na magtagumpay upang ipako siya doon sa cross. Pero ano po ang naging resulta noon? Dinalakay natin kanina sa Sunday School. Namatay si Jesus dahil ang kanyang kamatayan ay substitutionary death upang mabayaran ang kaparusahan ng mga kasalanan ng lahat ng mga nagtitiwala sa kanya. Hindi po sa lahat ng pagkakataon makakamta natin ang justice dito sa mundo. Pero ang ating Panginoon ay hindi natutulog. Siya mismo ay tumahimik. Pero sa kanyang pananahimik, namatay siya. Ipinako siya doon sa cross ng Kalbaryo. Pero pati yung kriminal na nanalait sa kanya, yung isang kriminal, inabot niya sa kanyang biyaya. Naligtas yung kriminal na yun. Nagsisi sa kasalanan at nanampalataya kay Jesus. Now, yung taong nakakapanakit sa iyo, abusado talaga sa iyo. At yung pagnanais natin na sana ipataw ng, tama ko yung Tagalog, sana i-implement ng Panginoon yung kanyang justice sa kanya. What if iba pala ang gagawin ng Panginoon sa kanya? What if i-convict pala siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan? And what if iyakan niya ang kanyang kasalanan at magsisi siya sa harapan ng Panginoon? At pumunta sa iyo at magsisi at humingi ng kapatawaran sa iyo? And what if iligtas siya ng Panginoon? Na imbis yung kaparusahan na inaasam-asam mong mangyayari sa kanya dahil nasaktan ka niya, what if iba pala ang gagawin ng Panginoon sa kanya? Ililigtas pala siya sa Panginoon. Ano, hindi ko yan ikatuwa, kapatid, kung mangyayari yan, ay dapat natin ikatuwa yun. Iba ang pakikituro pala ng Panginoon. Inabot siya ng awa ng Diyos.
Kaya ang hamon po natin, at ito po yung mga kasunod na mga lesson, kasi sabi ni Jesus, love your enemies, ibigin ang kaaway. Right after this passage, kung mayroong mga tao na talagang kontrabida sa buhay natin, sabihin na natin kontrabida sa buhay natin, ipag-pray natin sila. Mabigat kong mag-pray para sa mga tao na araw-araw natin nakikita, iniinsulto tayo palagi at pinaparinggan palagi. At talagang walang magandang pakikitungo sa atin, ano man ang gawin natin. Mabigat po yun sa kalooban na ipanalangin natin sila. Pero meron pong prayer na alam po natin na hindi po plastic na prayer. Ipag-pray natin ang kanyang kaligtasan. Kung siya ay professing Christian, at kiniklaim talaga niya na Christian siya, kahit ikaw ay sasabihin mong nasa borderline siya, pero bakit ganyan yung kanyang ugali? Meron pa rin prayer na hindi plastic para sa kanya. Pray for biblical reformation. Na sana magbukas ang Panginoon ng pintuan for the doctrines of grace na dumating sa kanyang buhay. Ibig sabihin, maghanap tayo ng paraan upang makagawa ng kabutihan kahit sa mga tao na aabuso sa atin. Pray for their salvation. Pray for their reformation. Sa ganung paraan, ay na-overcome ang personal na hatred. At hayaan natin ang hustisya ng Panginoon ang siyang kumikilos dahil ang civil law ng ating bansa ay hindi word for word na sumusunod sa Biblia. Para sa mga kaibigan natin, God is the God of justice. Lahat ng kasalanan natin, whether obvious man or tago, i-expose yan sa araw ng paghahapon. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Kaya mga kapatid na mga kaibigan na wala pa kay Kristo, mangyayari at mangyayari itong sinasabi sa Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Sa pagbalik ng Diyos, bubuklatin yung mga aklat, mai-expose ang maruming record mo. What you need, our dear friends, is magiging malinis ang record mo. At isa lang ang paraan upang magiging malinis ang record mo, ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesus na siyang magtatabon sa lahat ng kasalanan mo. Ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at magtiwala ka sa ating Panginoong Jesus para sa kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa nakakagulat na teaching na ito, pero nandoon sa Biblia. Maaring hindi ito matatanggap ng marami sa mundo, pero sa mga mamamayan ng inyong kaharian, na-appreciate namin. This is really how justice works. Simple justice, kahit sa mga civil matters sa Old Testament, sa lumang tipan. At habang napag-aralan namin ito, mas lalo naming nag-conclude na sa mundong makasalanan ito, ay ang justisya ay maaaring hindi namin matikman. Pero hindi ibig sabihin noon na kayo ay talunan. Because in your secret counsel and in your secret providence, kahit kulang ang mga batas ng mga bansa, ay kumikilos pa rin kayo upang ang inyong justisya ay ma-implement hindi man ang gobyerno, kundi ng direct na pagkilos ng inyong kamay secretly in your wise counsel. In your secret counsel, O God. Kaya tulungan ninyo kaming tumingin sa inyo, who is the God of justice. Pero nakita din namin that you are also the God of love. Nagpapatawad kayo sa kasalanan na hindi nasasagasaan ang justice ninyo. Ah, salamat, dahil nakita namin sa ginawa ni Jesus doon sa cross na Kalbaryo, nagpang-abot ang inyong justisya at ang inyong pag-ibig. Si Kristo ang tumanggap sa lahat ng galit ninyo at po sa kasalanan upang ang sino mang magtiwala sa Kanya ay mapapatawad sa lahat ng kasalanan, aaring ganap sa inyong harapan. As we study the implementation of your justice, O God, na kailanman ay hindi naging perfect sa pag-implement ng civil authorities,
mas lalo namin na-appreciate ang perfect implementation of your justice nung napansahan, binugbog ang inyong anak na si Jesu Cristo. And perfect implementation of your love and mercy and compassion for sinners dahil ang lahat ng nagtiwala kay Cristo ay inaringgalap sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sabo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.